Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, pakihingi ng isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic is about how to convert metric units using conversion factors. Okay, so ito yung table of conversion. In 12 inches, that is equal to 1 foot, 36 inches, that is equal to 1 yard, 5,280 feet, that is equal to 1 mile, 1,760 yards is equal to 1 mile, 1 inch is equal to 2.54 centimeters, then 1 foot is equal to 30.5 centimeter, 1 foot is equal to 0.305 meter, 1 yard is equal to 3 feet, 1 yard is equal to 0.915 meter, and 1 mile is 1.6 kilometer. Okay, so we have to convert the following. Number 1, 30 inches to feet. Okay, gawin natin feet yung 30 inches. Yung number 2, 25 miles to yards. We have to convert that one. And number 3, 12.5 inches to centimeter. Number 4, 116 inches to feet. And number 5, 76 centimeters to inches. Okay, so i-solve natin yung number 1. Convert 30 inches to feet. Okay, so ang gagawin natin dito, kopyahin muna natin yung 30 inches. Okay, then i-multiply natin yan sa conversion ng inches to feet. So, yung inches to feet, yung 12 inches, that is equal to 1 foot. Okay? Parang isang, ano yan, isang ruler. Okay, so take note, yung ilagay natin sa denominator ay dapat the same unit sa ating original na measurement, which is inches. So, therefore, sa denominator natin ay 12 inches. Okay? Then, yung numerator, ay ito yung equivalent niya, si 1 foot. Pagkatapos niyan, i-cancel natin yung inches diyan. Then, i-multiply natin si 30 times 1 foot. So, that is equal to 30 feet. Okay? Tapos, over, mayroong over 1 diyan, di ba? So, 1 times 12 is 12. So, equals. So, i-divide natin yan. 30 divided by 12. Okay? 30 divided by 12. So, hanap tayo ng number na kapag i-multiply natin sa 12, ay dapat 30 or less than 30. So, yung number natin dito ay 2. Hindi siya pwede 3 kasi 36 na. So, 2 is 24. So, care 1. So, 6. Then, dagdag tayo ng 0. 0.0. Bring down natin yung 0. So, point din tayo sa taas dyan. Then, hanap tayo ng number na multiply natin sa 12, magiging 60 or less than 60. So, the answer is 5. So, 12 times 5 or 5 times 12 is 60. So, therefore, the correct answer is, dito na ako sa baba, ah, natabunan. 12.5, yung unit natin dyan ay feet. Okay, pwede rin 2.5 feet. Okay, nasa sayo na yan. Next, we have number 2 example, convert 25 miles to yards. Gagawin natin yards itong 25 miles. So, kopyahin natin si 25 miles. Multiply natin sa ating conversion ng miles to yard. E, take note, yung 1 mile, ang 1 mile, based sa na-share ko kanina, yung 1 mile, ang equivalent yan is 1.760 yards. Okay? Then, take note, yung ilagay natin sa denominator ay dapat the same unit sa ating original measurement, which is mile. So, ang denominator is 1 mile. Ang numerator ay dapat yung equivalent niya si 1.760 yards. Equivalent niya in yards. Okay? Cancel natin yung 1 mile at saka yung mile dyan. Ang naiwan, ito na lang, 25. I-multiply natin sa 1.760 yards. So, paki-check na lang yung equal natin dito ay 44,000 yards.
So kapag i-multiply mo yan, 25 times 1.7, 60 yards, that is equal to 44,000 yards. Okay, paki-check na lang yan ha. Then number 3, convert natin yung 12.5 inches to centimeters. Gagawin natin centimeters itong 12.5 inches. So first, again, kopyahin natin yan, 25 inches, okay, multiply natin yan sa conversion natin sa inches to centimeter or centimeter to inches. So, ang inches to centimeter in 1 inch, that is equal to 2.54 centimeter. Okay, so yun ang equivalent nila. So, ang ilagay natin dito sa numerator or sa denominator ay dapat the same unit sa ating original na measurement, which is inches. So, 1 inch, yung equivalent natin in centimeter, that is equal to 2.54 centimeter. Okay? So, cancel natin yung 1 inch dyan at saka yung inch dito. So, ang naiwan, 2.5, multiply natin yan dito kay 2.54 centimeter. So, that is equal to 31.75 centimeter. Paki-check na lang ha, yung tamang sagot niyan. Or, paki-check na lang sa inyuhang mga notebook. Next, number 4. So, convert natin ito, 116 inches to feet. So, 116 inches, gawin nating feet yan. So, multiply natin sa conversion ng inches to feet. So, huwag kalimutan yung 12 inches, sinabi natin kanina or na-discuss na kanina, yung 12 inches, that is equal to 1 foot. Okay? So, yung first example yata yun. So, ibilagay natin dito sa denominator, dapat the same unit sa ating original na measurement. So, which is inches. So, 12 inches, Okay? And dito sa taas, yung numerator, dapat yung equivalent ng 12 inches to feet. So, this is 1 foot. Okay? Then, cancel natin yan. Then, i-multiply natin si 116 times 1 foot. That is 116 feet. Over. Di ba mayroong over 1 dyan? So, multiply natin yan. 1 times 12 is 12. Okay? So, ngayon, i-divide natin ito. Si 116 feet, divide natin sa 12. So, that is equal to 9.6666. So, i-round up natin. So, ang final answer is 9.67. Unit natin dito ay feet. Okay, so ito yung final answer sa number 4. Next, last example tayo, number 5. Na meron pa bang number 6? Wala na. So, number 5. Convert natin si 76 centimeter. Convert natin sa inches. So, gagawin natin inches yung 76 centimeter. So, i-multiply natin sa conversion yan, sa conversion ng centimeter to inches, or ilang centimeter ang inches. Okay? So, ang 1 inch ay ang equivalent niya in centimeter, that is equal to 2.54 centimeter. Okay? Parang nasa number 3 example ito. So, ilagay natin dito sa denominator yung the same unit ng ating original na measurement, which is centimeter. So, therefore, sa denominator, that is 2.54 centimeter. Okay? Sa numerator naman, equivalent ng inches. So, 2.54, that is equal to 1 inch. Okay? So, i-cancel natin itong centimeter dyan. Centimeter din sa 76 centimeters. Cancel natin yan dyan. So, cm. So, equals, multiply natin si 76 times 1. So, that is 76 inches. Huwag kalimutan ang unit. Tapos, i-divide natin sa 2.54. So, wag na, hindi nakasama yung centimeter dyan kasi na-cancel na. So, pag i-divide natin yan, 76 divided by 2.54. So, that is equal to 29.9 inches. Okay, so maraming salamat sa panonood at pakikinig. At again, sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. At huwag kalimutang mag-follow na rin sa ating Facebook page, Sir Ariel Math. Okay, so maraming salamat and
God bless.